Ayon kay Coach Tim Cohn at sa kampo ng Ginebra, gagawin nila ang lahat para mapalakas yung kanilang koponan. Siyempre, tiwala si Coach Tim Cohn doon sa mga players niya ngayon, pero hindi nila inaalis yung opportunity na lalo pang palakasin kung nandyan yung oportunidad. Ganito rin kasi ang sinabi ng team governor ng Magnolia Hotshots na kung merong oportunidad na magandang trade ay kanilang gagawin. At ganyan din siyempre sa Barangay Ginebra. Alam naman natin na lately subject ng maraming trade rumors yung ibang players ng Barangay Ginebra na hindi masyadong nagagamit katulad nila Art De La Cruz, Raymond Aguilar, Jared Dillinger, Ken Salado at yung kanilang rookies na si Ken Sagulo at si Brian Enriquez. Dahil dito, marami ang naniniwala na eventually magkakaroon nga ng pagbabago sa lineup ng Barangay Ginebra dahil baka ito si Mark Aguiway alisin na doon sa reserve list at ito si Aljon Mariano ay bumalik na doon sa kanilang lineup. Sa ngayon, wala pang official statement ng Barangay Ginebra tungkol dito sa mga trade rumors. Pero ang sinasabi nga nila ay open sila anytime na pwede silang gumawa ng trade para lalong patigasin at palakasin yung kanilang koponan. Alam naman natin na malakas na ang Ginebra ngayon. Pero syempre, tinitignan din ni Coach Tim Cohn yung future ng kanilang koponan. At kung titignan natin, kung meron silang mga players na hindi na nagagamit at meron silang mga pagkukulang doon sa mga spots na kinakailangan nilang dagdagan, ay siyempre gagawa sila ng paraan. Sa tingin ng mga observers ngayon, ang kailangan ng Ginebra ay isang point guard para makatulong kay Stanley Pringle at kay LA Tenorio at parang sobra-sobra naman sila sa big men. Kaya ang tingin nga ng marami, diyan gagawa ng paraan ng Barangay Ginebra para mabawasan o ma-unload yung maiba nilang players. Ang tingin din nga nung iba, parang ang dami ng small forward ng Barangay Ginebra, si Arvin Tolentino, Aljon Mariano, si Jared Dillinger, si Brian Enriquez, at iilan na lang nga dyan ang nagagamit at nabibigyan ng playing time. So asahan talaga natin na ang Barangay Ginebra, lalo na kung sila hindi magkampiyon ngayong All-Filipino, ay gagawa ng maraming moves. Pero kung magkampiyon ng Ginebra dito sa Philippine Cup, asahan natin na kung magkakaroon man ng trade ng Gene Kings, ay ito ay mga minor transactions lamang. Kapag nababanggit ang San Miguel Beer sa mga trade talks, ang pangalan na madalas na uugnay dyan ay itong si Arwin Santos, Alex Cabagnot at Chris Ross dahil nasa kanilang edad. At maraming ang mga fans mismo ng San Miguel Beer ang nagsasabi na panahon na talaga para pabatain yung kanilang lineup. Pero mukhang malabong mangyari yan, lalo na dito kay Arwin. Dahil sinabi mismo ni Coach Leo Austria na age is just a number. Ibig sabihin, ang tinitignan niya dyan ay yung performance ng player at hindi yung edad. At so far naman maganda ang pinapakita ni Arwin Santos dito sa current Philippine Cup na season bago ito nasuspinde. Sinabi ni Coach Leo Austria na okay sa kanya ang performance ni Arwin at wala siya nakikitang dahilan para ito ay ma-trade. Pero ang mas importante dyan, sinabi ni Ramon Ang, ang may-ari mismo ng San Miguel Corporation, na isa sa mga paborito niyang player si Arwin Santos at marami ang naniniwala na hindi ito matitrade. Kung si Arwin Santos ay matitrade, dapat nangyari na yan nung nasang kutsa doon sa sitwasyon kay Des Wells, yung kanilang import dati, Ronald Tubid at Kelly Nabong. Dahil doon sa nangyari doon, alam natin na hindi natuloy yung Grand Slam bid ng San Miguel Beer at iyon na dapat ang sitwasyon para itrade si Arwin. Pero kahit nangyari yon, hindi pa rin siya tinrade ng management dahil nga ayaw ni Ramon Ang, ang may-ari ng San Miguel Corporation. Kung doon sa nangyari na yon ay hindi tinrade si Arwin, ano pa kaya ngayon? So, pagdating dyan sa mga trade sa San Miguel Beer, pwede ito si Chris Ross o si Alex Cabagnot ay matrade. Pero mas malamang ang gagawin ng SMB, unahin na yung mga bench players nila kung kinakailangan. Pero pagdating dito kay Arwin, hindi siguro yan talaga matitrade unless payagan ni Boss Ramon Ang. Pero sa ngayon, mukhang determinado si Ramon Ang na ito si Arwin Santos ay manatili sa San Miguel Beer at doon na lang siya magretiro katulad ng mga ibang players ng SMB na naretire din yung mga jerseys nila. Hindi lang San Miguel, Ginebra at Magnolia at TNT ang nagpapalakas ngayon dahil meron ding mga balita na yung mga independent teams ay naghahanap ng paraan para maging competitive laban doon sa mga tinatawag na favorites sa Philippine Cup. Ang umiikot ngayong balita sa social media, gusto raw makuha ng Alaska Aces itong si Reynang Batak at ang ino-offer daw nilang kapalit ay itong si Kevin Racal. Medyo marami ang naging skeptical dito sa balita na to dahil sa marami ding dahilan. Unang-una itong si Kevin Racal ay nagkaroon ng ACL injury at nagre-recover pa at sa ilalim ng rules ng PBA, ang mga players na injured ay hindi po pwedeng i-trade.
Kahit sabihin na natin na nakarecover na itong si Racal at eligible na siyang i-trade, hindi siguro papayag ang Rain or Shine dyan dahil unang-una ito si Rain ng bata kinukonsider na top player ngayon ng Rain or Shine. Samantalang itong si Kevin Racal ay bench player at complementary player lamang sa Aces. Ibig sabihin sa tingin nga nung iba, kung ite-trade ng Alaska itong si Kevin Racal, kinakailangan baka bench player din ang kaparit mula sa Rain or Shine. At kung gusto ni Coach Jeffrey Cariaso na makuha ito si Nambatak, dapat ang ka-trade value niya, halimbawa si Abu Trotter o kaya si Jerome Teng, Mikey Di Gregorio o yung iba pa nilang starters. Ngayon, kung gusto talaga ng Alaska na si Kevin Racal ang ibigay dito sa Rain or Shine ni Las Topentes para kay Rain Nambatak, malamang kailangan nilang samahan yan ng isang first round pick. Alam naman natin na ang Rain or Shine ni Las Topentes pagdating sa mga trades ay ayaw magpapadugi. Katulad nga dito kay Bobelga na kahit matanda na ang hinihingi nilang kapalit ay si Calvin Oftana plus may first round pick para na gusto. So asahan natin na kung matutuloy nga itong trade ng Alaska at Rain or Shine, hindi po pwedeng derechahang Kevin Racal for Rain Nambatak dahil malamang hindi talaga papayag dyan si Coach Chris Gavina. So tignan na lang natin kung ano pang i-offer ng Alaska Aces. Mukhang all systems go na pagdating sa pagkakaroon ng mini bubble dito sa Pampanga at ibig niya sabihin ay magre-resume na yung mga laro sa PBA. Ang target date nila ngayon ay August 29 or August 30 at ayon din doon sa mga reports, karamihan ng mga teams ay nagkaroon na ng hotel bookings, lodgings at accommodations. Sa ngayon, yung daw MVP group at yung Rain or Shine ay nandyan na pero yung SMC at yung iba pang mga kuponan ay pumipili ng lodging. Pero hindi naman daw yan magiging issue dahil sigurado na doon sila sa Pampanga mananatili hanggat merong bubble. At mukhang ang naging usapan na nga, kahit pa ma-lift yung ECQ sa Metro Manila, ay sa Pampanga na nila gagawin yung Philippine Cup at doon na rin tatapusin. Pero hindi pa maliwanag kung magkakaroon na second conference at kung saan ito gaganapin. Dahil mukhang ang focus lang daw ngayon ng PBA Board of Governors at ng Commissioner ay matapos itong Philippine Cup ng maayos. Ang latest din nating nakuhang barita, humihingi pa raw ng extension yung mga teams para magkaroon sila ng practice. Pwedeng ang mangyari dyan baka kung August 29 magsisimula yung games, baka August 20 ay payagan na sila ng Pampanga na mag-hold ng practices. Marami kasi nakapansin na yung daw mga games sa PBA ngayon ay napakababa ng score at ang isang dahilan daw dyan ay kinakalawang yung mga players dahil syempre ang tagal nilang na-layoff at syempre rusty yung mga yan. Kaya ngayon ang gusto raw nila, bigyan muna sila ng panahon para mag-practice at baka sakali baka magkaroon pa ng mga exhibition games para naman masanay ulit at mahasa yung mga players. Dahil dito, tinitignan ngayon ng Pampanga kung saan sila pwede gumawa ng mga exhibition o mga tune-up games pero malamang iyan ay gawin din doon sa venue kung saan mismo gaganapin yung mga laro at yung mga practices. Naghihintay na lang ng official announcement ang PBA mula sa Pampanga at kapag iyan ay nailabas na, pwede na natin sabihin na magre-resume na ang Philippine Cup. Shout out kay Judy Villarosa, Raven Banyes, RG Bueno, Junel Alagon, Dion Mercado, Brian Andres, John Cantos, Dexter Domer, Jose Juntilla, Santillana Family, Leo Guaping Talavera, Lawrence Lorenzo, Joseph Pineda, JJ Sibum, Jordan at Jandre Di Malanta, Patrick Unabia, Joshua Giray, RL Pinoy, Luñesa Family, Raymond Amoranto, Andrew Añosa, Lenodo Giatans, Rudy Camiguin Jr., Anthony Romero, Rico Olarte, Rayma Reynon, Mary Jane Demesa, Christian and Lyra Arahan, Kagawad Aye, Jason Dadad Lopez, Art Castro, Jaen Yugtan, Ramsod Angkako, Marlo Amo, Francis Junicio at Julius and Benedict David.